Hello mga master, kumusta? Jesus Tedard po at welcome po sa akin channel. Ngayon mga master, isa-share ko sa inyo kung paano gumawa ng pattern ng doctor's uniform o yung doctor's laboratory coat o yung sinusuot ng mga doctors, yung parang lab coat, mga ganyan mga master. So ang gagawin ko ngayong pattern ay hiwalay na yung back parts at saka front parts mga master para madaling maintindihan sa mga lalo na sa mga beginner at talagyan ko na rin ng allowance sa pattern para yun na yung susundan na lang kung paano naman siya tabasin sa mismong tela mga master kung paano sa tabasin. So ito sa mga master, start na tayo. So ayan. Ayan mga master ang ating measurement ng ating gawing pattern. Ayos lang ating camera. So, ayan. Ito ang ating, mga master, ang ating measurement. Shoulder ay 18. Length 34. Chest ay 44. Waistline 40. Hips 46. Ating armhole ay 21. Ang ating back figure ay 17. Ang ating backsis, kumuha ko ng mga measurement ng backsis mga master ay 17. Ang ating frontsis ay 16. At itong ano mga master, LS ay length ito ng hanggang hips mga master. Kumbaga, ito yung length naman kung halimbawa regular coat lang mga master. Ano, o di kaya regular polo, ayan, regular blouse, ayan, ito siya. Hanggang hips lang to o 26 mga master. So ito siya, start na tayo. So una, ang gagawin natin, mula dito sa pattern na ito, itong pattern na ito dito, down lang tayo ng at least 2 inches or 1 and 1 up, pwede na nga yan eh. Dito, down tayo. Tapos ilalay natin yung mga master, ilalay natin siya. Ganyan. Ilalay natin pa ganyan. At pagkatapos, mula dito, dahil kasama na kasi yung ating gagawin, gagawin sa pattern yung allowance ng mga master kasi mayroon kasing bend ito. Mula dito, magsukatan tayo ng 1 and 1 half. Dito, 1 and 1 half. Tapos dito, 1 and 1 half naman. Ganyan, 1 and 1 half. Tapos dito, 1 and 1 half din. Ilalay natin yung mga master. Ganyan. Ayan. Ilalay natin pa ganyan. Ayan. So ngayon, ayan, dito naman magsusukatan tayo dito. Dito, mula dito mga master, standard kasi sa ating shoulder kasi, ang shoulder kasi natin mga master ay 18 siya. So medyo mataas-taas na ito. So mula dito, sukatan na tayo, sukatan dito ng taasan na set natin to sa standard na 3 and 1 port. So ang standard kasi ng ating neckline ay 3 and 1 port. Gagawin natin itong 3 and 1 half mga master. So dito siya, 3 and 1 half. Ayan. Pwede rin 3 and, ano yung mga master, 3 and 3 8, okay lang din yan siya. Ayan. Tapos, mula dito, ilalay natin yung pagganyan mga master, ganyan. Ayan. Tapos dito, sukatan mo tayo, naman tayo dito ng 1 inch. Dito, 1 inch. Ayan siya. 1 inch. Tapos dito, magsukatan tayo ng shoulder. So ito, yun, ano mo natin ito, curve na natin pa round, ganyan. Para sa neckline niya. Ayan. Excuse me. Tapos dito, sukatan tayo dito ng shoulder. Itong shoulder mga master ay 18. Divide natin ito ng 2. Ang magiging result yan is 9. So ito siya, 9. Ayan. 9 sa ayan siya. Tapos ilalagay natin yung paganyan. Down tayo dito ng 1 half hanggang 3 fourths kasi medyo mahaba-haba na ito. Pero pwede pa ito sa 1 half mga master ganyan. Igan na lang natin. Ayan. Ayan siya. Ganyan. So nakuha natin yung shoulder mga master. Tapos ngayon mag-measure na tayo naman ng length. Simula dito. Ayan, sukat tayo dito ng length na 34. Ito siya. Ayan, 34. Ayan, 34 mga master. Ayan siya. Tapos, add na tayo ng fold allowance niya sa laylayan ng 2 inches mga master. Standard din siya. Ayan. Tapos, ang sunod natin kukunin mga master ay itong length naman ng kanyang hanggang hips na 26. So, steady lang ating measure may, ang ating tape measure. Kuha natin yung 26. So, ito siya, 26. At pagkatapos naman, sige pa rin ito yung ating tape measure. Kukunin naman natin ngayon yung measurement naman ng ating itong
back figure 17. So dito sukatin ng 17. So ito siya. Ayan. Tapos ngayon, ang sunod naman natin kukunin mga master is hindi lang ating measurement gaya pa rin. Ang ating armhole. Ang ating armhole ay 21. So i-divide natin ito ng 2 ay magiging 10 and 1 half. So ito siya mga master. Ayan siya, 10 and 1 half. So dahil medyo malaki-laki ito, pwede tayong umakyat dito ng kahit mga 10 and 1 fourth lang. Akyatan natin para panigurado na baka lumaki yung ating armhole naman masyado. So akyatan dito ng 1 fourth. Ayan siya. So bali, ginawa natin dito, nag 10 and 1 half lang tayo dito. Ay 10 and 1 fourth pa lang, hindi na tayo nag 10 and 1 half. Ayan siya. Tapos ito na yung ilalain natin mga master na pag gano'n yung mga master, no? Pag ganyan. Excuse me. So ilalain natin to. Ayan. Ayan. Sedap sa ilalain. So, kasama na natin ilalain itong ating alawas mga masa na 2 inches para paggupit natin mamaya, eh, ano na, naka-ready na. So, ayan siya. Tapos, ang sunod natin gagawin mga master, itong line na ito, pasok tayo ng 1 half. 1 half tayo dyan. Ayan, 1 half. Tapos, dito naman, pasok naman tayo dito ng 1 inch. Ayan, ito siya, 1 inch. Ayan. Tapos, dito, ganoon din, pasok tayo ng 1 inch. At dito ay 1 inch din. Ayan siya. Tapos ito yung ilalain natin sa ating curve. Ganyan. Ayan. Ganyan. Tapos ganyan. Ayan. Tapos ito ng roller. Ayan siya mga master. Tapos ngayon, magsukat na tayo ng ating ating dapat susukatan. So ano sukatan natin? Ayan ang ating sis na 44. Ayan siya. So dito tayo magsukat ng measurement ng ating sis mga master. No, ito. Ang ating sis na 44, i-divide natin ito ng 4, is 11. So, ito sa 11. Ito siya, 11. Ayan, 11. Tapos dito naman, ang ating waistline ay 40. So, dito tayo mag-start naman ng sukat ng 40 mga master. Itong 40, divide ito natin ng 4, ay 10 ang maging result niya. So, ito siya, 10. Ito. Ayan, 10. Tapos dito naman sa hips, ito, dito magsukat naman para sa hips mga master na 46. So itong 46 na ito, divide dito ito ng 4, ay, ano ito, tawag ito, dito kasi square, ano yan eh, 23, so 11 and 1 half, I think, cause ito nga, tama nga, 11 and 1 half. So divide natin ng 4. Tapos ito na, ikukulat natin mga master na paganyan, ikukulat natin. Kunik natin. Ayan. Ako, ilalain lang natin. Didiretso lang natin ito mga masal. Ganyan, oh. Ayan. So, ayan siya. Ito na ating back parts ng ating sa side. Ayan siya. Tapos, ang sunod natin gagawin, sukatin naman natin itong armhole dito. So, maroon kasi tayong back chest na 17. So, ito siya. Ito, ilalain lang natin ito. Itong ating shoulder. Ayan. So, mula dito, kunin natin yung gitna. Mula dito, ito, sukatin natin yung gitna. So, 9 and 1 half ito. So, magiging ano ito, 4 and 3 fourths. Ayan siya. Pasok natin dito ng 1 half. Ayan. Ay, sorry. Dito pa tayo magsukat pala ng 17. So, itong 17 na ito, back this, divide ito ng 2, ay 8 and 1 half yun mga master, no? So, dito siya. 8 and 1 half. So, ayan. So, tama nga, 1 half ang pasok. Ito na yung ilalain natin. Hanggang dito yung mga master, no? Ayan. Mula dito, kahit pababa ka lang mga 1 inch, o di kaya 1 and 1 half, ito yung ilalain mo pa ganyan mga master. Sa curve, o G-curve mga master. Hindi ko kasi nandala yung G-curve, kasi ito lang, pwede naman to. Ayan. So, ito, i-curve lang natin to. So, ayan. Ito na yung ating armhole ng ating back parts mga master. Tapos, ayan siya. Ayan. Ito na yung kabuuan. Dito, maglagay tayo dito ng center vent, mga master. Meron yung vent, yung parang slit. Slit pala ang tawag sa mga ordinary yan, ano, no? Slit. So, dito, ang ating slit, mga master,
Dapat hindi tayo lalampas dito sa guhit nito mga master, hindi tayo lalampas sa guhit. At dito naman tayo, lalampas naman tayo dito sa guhit. So bahala na kayo kung gano'ng kahaba, pwedeng mula dito sa gitna, okay lang din yan siya. So kunin na lang natin yung gitna, ilan to. So pwede na tayo dito, ayan. Ito yung maging insight natin, basta wag tayong tumaas dito, wag rin tayong bumaba naman dito. So dito lang tayo maglalaro sa ating slit naman mga master, sa ating center, slit ng ating tawag ito, pattern. Tapos igaganyan lang natin yan, o di kaya ganyan. Tapos ang lapad ng ating slit ng pasok doon sa loob ay, ang standard talaga dyan is 2 inches, pwede na kayo mag 2.5, depende na sa inyo. So 2 inches ang gagawin ko dito, ayan, 2 inches. Tapos dito, guwetan na natin ang 2 inches. So ayan, so tapos dito, mag-alangas dito ng 1 inch. Ayan siya. Tapos dito, ayan, ito kasi yung ano natin mga master, no? Ayan, patapos na tayo. Tapos, di ba, sa gitna mga master, meron yung parang ano dito, yung parang belt sa likod, ayan, kalahati. Dito yung mga master, kung paano yung ginagawa, ito siya. Dito yung sinilalagay mga master sa gitna, itong mula sa cheese, nababa, sa waistline, ito yung waistline mga master eh. Dito yung ginagawa. Pagpalagay na lang natin ang gagawin natin na parang belt sa likod ay ito. Ito yung measurement, palagay natin. Palagay natin, 9 na lang, 9. Ayan, ito siya. Ito halimbawa, ito yung ganyan natin. Ayan. 2 inch lang naman ang lapad. Usually ng mga master, 2 inch ang lapad yan mga master eh. So ganyan, ito siya. Ayan. 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 May button siya dito mga master, may button siya. Ayan, ganyan. Ito yung sa likod ng ating coat mga master, no? Sa likod yan. Meron kayo dito kung dugtong yung buo. Ayan siya. So ito na yung ating pattern ng ating doctor's uniform. Ayan siya. Back part mga master. Ngayon mag-agdan tayo ng allowance dito ng ito kasi yung finish mga master, no? Finish na ito. So ito yung sewing mismo. Sewing yan siya. Ito. Ngayon mag-agdan na tayo ng allowance kapag ikakating natin ito. So dito sa gitna mag-agdan tayo dito ng 1 inch. Ayan. Ito siya. Ito. Ito yung sewing. Ayan siya. So dito mag-atay ng 1 inch or isang roller mga master, i-line ko na lang, no? Ganyan. Isang roller yan siya. Ayan. Tapos dito naman sa side, isang roller din yan. Ayan, isang roller. Ayan. Tapos dito naman sa armhole, 1/2 lang yan ang ano mga master, no? 1/2 ang ating sewing allowance. Dito naman sa taas, 1/2 ang ating sewing allowance dito sa shoulder above. Dito naman sa neckline, pwedeng 3/8, pwedeng 1/2, ayan, pwede din siya. Tayo ito, gupitin na natin para makita natin ang finish pattern natin na may kasamang sewing allowance. Ayan. So ito, mayroon na tayong sewing allowance ito na 1/2 sa ating ano center bend. Ito siya. Ito yung allowance natin sa back. Ito naman yung sa neckline, ito sa shoulder. At dito, mamaya natin ito tatapasin itong armhole kasi magsusukat pa tayo dito ng armhole naman. Mamaya, pagbatapos natin ating yung front parts naman ng master. Ayan. Ito yung back parts. Ayan siya, back parts. Back. Ayan siya mga master, oh. Ayan. Ito lang, ha. Ayan, ang ating back. Ayan. Ngayon, gagawin naman natin yung front parts naman mga master. No? Front parts naman. So, ito siya. Itong front parts mga master, medyo kailangan nyo itong pag-aralan at balik-balikan siguro ito mga master at medyo kabisaduhin nyo siguro mga master, no? Kasi may pagkaano ito mga master, may video kailangan talaga sa tandaan. So unang gagawin natin dito
ay dito din mag-start dito sa line na ito, ito ibaliktarin ko na lang ang pattern. Malinis dito sa kabila. Dito, pasok natin ng one half, ganyan. Ilalain lang natin yan, ha? Ilalain. Tapos dito, mula dito mga master, kahit magkano ka na lang dyan ng mga 1 inch dito, dahil okay na yan sa tapos iguhit mo na yung paganyan. Ayan. Pwede rin sa tapos dito, 1 half or, pwede rin, 3 fourths, 5 eighths, pwede rin. So, ayan. So, ngayon, dito tayo mag-start ngayon mga master naman ng length naman, paganyan. Ayan siya. Dito, start tayo ng length. Ang length natin ay 34. Ayan siya, 34. Ayan. Sa 34 na ito mga master, magdagdag tayo ng 1 inch or 1 and 1 na para doon sa front. Kasi front part lang kasi ito mga master, kailangan medyo mas mababa ang harap. So, dagdag natin dito ng kahit 1 inch na lang, 1 inch. Ayan, 1 inch. Tapos, sukat naman tayo dito sa gaya na sinukat natin kanina. Ang unang sinukat natin, itong length na 26. Ayan. Itong 26 kanina na hanggang sa hips. Ito siya. Tapos ito naman yung back figure na 17. So ito siya, 17. Tapos ang armhole naman natin kanina na 21 divided 2 is 10 and 1. Ginawa natin 10 and 1 port. Ayan siya. Tapos, ito yung ilalain natin pag ganyan mga master. Ilalain lang natin ha. Ito. Tapos, ito din dito. Ay, ito na pala yung ating length, no? Kasi nagdadagdag tayo ng 1 inch, eh. Ayan. Pero ito yung ating dulo sa kabila. Ito, yan, ha? Ito yung ating length, yan. Ito talaga yung ating length, diba? Ito, dito natin itatama mamaya pagdating naman sa hips naman as a laylayan. Ayan. Tapos add natin ng 2 inches dito para sa fold. Ito yung ating finish. Add ng 2 inches. Ayan. So mamaya natin yan iguguhit mga master, no? So ayan. Ito siya. So ngayon, mamaya na ito master natin unahin kasi medyo may kanwan ito eh. So, ito muna unahin natin. Itong ito dito. So ito yung waistline. Ayan siya. So, ang waistline na ito ay 40. So, divide natin ito ng 4. Ayan siya. So, magiging 10 yan ang result. So, ito. Dito tayo mag-start, no? Dito tayo mag-start ng 10. Ayan. Ayan siya. 10. Tapos, dito naman. Ito naman yung hips. So, ang ating hips ay 36. Divide natin ng 4 is, ilan ito? 23. Ano pala? 11 and 1 half. So, ito siya. 11 and 1 half. Tapos ito, kukunik lang natin mamaya yan. Tapos dito na tayo, mag-start naman. Medyo ano ito. Kailangan natin, ano to. Dito, sa hip na ito, at ganito ang gagawin natin, ang hips niya ay, sorry, ang chest niya, o yung bust niya, chest ay 44, so ito sa 44. Divide natin ng 4 is 11. So ito sa 11. Ayan, 11. Ayan. Ngayon, itong 11 na ito, kukunin natin itong hatiin natin ito sa gitna. Divide natin ito ng 2. 11, so magiging 5 and 1 half. Ayan siya. Mark natin 5 and 1 half. Tapos, pasok ka ng 1 half mga master. Pasok ka ng 1 half. Ayan siya. Itong 1 half na ito, ito rin yung ililayan mo dito mga master ng 5. Ilan to? Mula dito? 5. Ayan sa 5 inch na pala. So, ito naman yung 5 inch mo dito. Ayan siya. Ayan. So, kuha, ulitin ko lang ha. Ito, divide natin ito ng, ang measurement nito ay 44. Divide natin ito ng 2, ay 4 is 11. So, ito sa 11. Tapos, divide ito ng 2, 5 and 1 half. At tapos, pasok tayo papunta doon ng 1 half. Ayan, sa ito siya, 1 half. Nag-add tayo. Ito yung kalahati eh. Ito yung pinasok natin na 1 half. Ito naman ilalain natin pag ganyan mga master. Dito siya.
Tapos ito naman, ito naman yung kukunin naman natin dito, pantayin sa dito. Ayan. Ito yung ilalagay natin pa ganyan. Ayan siya. Ayan, ayan, ayan. So mamaya na natin gagawin yung mga master. Ito muna i-connect natin sa side. So i-connect muna natin to. Ganyan. Ayan. So na-connect na natin. Tapos itong front naman mga master sa alay-alay, ito i-ganyan lang natin to. Dito natin sa itatama. Kasi ang add lang natin na 1 inch kasi sa front lang yan mga master ganyan. Sa front lang yan naka-add. So i-ganyan natin. Dito natin ipantay siya sa ano. Ayan siya. Tapos itong alamat natin na 2 inches, add tayo dito ng 2 inches naman. So ito yung i-correct naman natin pa ganyan. Ayan. Ito yung ating fold allowance yan. So ngayon, so ayun, ito na tayo. So dito, baba lang tayo dito mga master ng, ito kasi yung front dart mga master, front dart ito. So, mula dito, ito, baba lang tayo ng 1 inch, or di kayo 1 and 1 half, ganyan siya. Ganyan. Tapos, mula dito, ito mula dito, down naman tayo dito ng mga, depende na sa inyo kung mga 1 and 1 half hanggang 2 and 1 half naman mga master. So, ito, usual ginagawa ko nito is 2 inches. Ayan sa 2 inches. Tapos, ito naman yung ilalayan natin yung mga master ng ganyan. Ilalayan natin yung pagganyan. Ayan. Tapos, dito, ito yung bulsa. Ayan, ito yung dart natin sa ganyan siya. Ganyan, ito yung sa 1. Ganyan, dart natin yan siya. Ayan, 1 half yan, 1 half. Ito, kahit pa, minsan pa nga, dito pa nga yan, minsan dito. Ito, pwede yan sa ganyan. Ito, pwede yan tayo mo ba dito, kahit mga ganito mga sir, okay lang din, kahit mga 2 half, okay lang din yan siya. Kung mas maganda pa nga, dito pa natin ilagay yan sa 2 half, pwede rin naman siya, dito. Ayan siya. Tapos dito, dito ka na maglalagay naman ng bulsa. Ayan sa yung bulsa. Yung bulsa natin mga master, ito, hindi tayo rin patalampas dito sa itong ano na to, itong side na to. Pwede ka lang hanggang 1 half ka lang. Ay, ito, sukat lang tayo kung ilang 1 half gagawin natin mo. Bulsa, ito 6 inches siya, ito. So, ganyan. Ito yung bulsa natin na depende na yun kung pabilog o di kaya bulsa talaga. So, idudumin ko na lang, no? So, ang ating bulsa na gagawin ay 6 inches by 6 and 1 half na lang, o 6 and 3 fourth. Ganyan. Ganito. So, 6 and 3 fourths na lang. Ayan, i-round na lang natin ito. Ayan, i-drawing ko na lang, no? Ganyan. So, ayan siya. Ito yung ating bulsa. Tapos, dito naman. So, ngayon, usual sa ating buttons, pag galing natin 2 buttons ito mga master, so ito, dito, ito pantayin natin yung buttons dito, ito yung buttons, so dito naman akit tayo dito ng 2 inches para sa 4 inches naman para sa buttons na isa, ayan, 2 buttons na yun siya. Tapos ngayon gagawa natin tayo ng lapel mga master, so mula dito, pasok natin ng 1 inch, ayan, 1 inch. Tapos ito yung ilalayan natin naman natin ng paganyan mga master, ayan siya, ganyan. Pasok natin dito ng at least mga 1 half, ganyan, 1 half. Ah, sorry, dito pala dito. Dito pala sa pinaka-sewing na. So, ayan. Yun, napalaki ko pa nga eh. Tapos, ito, i-ganyan naman ito mga master, ganyan ito. Ayan siya. Tapos mula dito, down tayo ng, depende na sa inyo, pwede rin mga regular yan, 2 and 1 half, i-ganyan lang natin sa mga master. Ganyan. Ayan siya. Ganyan. Tapos, ito na yung i-ganyan natin, ito na yung punta natin sa lapel. Eh, alam ba kung ang sukat ng lapel natin mga master ay 2 and 1 half, so ito siya, 2 and 1 half, i-ganyan lang natin.
ito, dito tayo mag-set up naman ng line. Mula dito sa buttons yung mga master, ito buttons. Aka tayo ng 1/4 o di kay 1/2, ganyan na natin siya. Ayan, ganyan. Ayan. So, ito na yung, ano natin, lapel. Ayan siya. Tapos, dito na tayo mag-measurement naman ng ating, front sheet naman mga master, dito siya. So, mula dito, ito kasi yung gitna, ayan sa gitna, dito, pasok na tayo dito ng ating mga 1/4 na, 1/4. So, ang ating front sheet ay, saan yung ating front sheet? 16. So, dito, divide, itong 16 na ito, divide dito natin ng 2 is 8. So, ito siya. Ito yung ating front sheet, ha, ito. So, ito pala, dito pala sa banda, kasi git, sorry, dito pa yung banda, eh. So, ito siya. 8. So, ito siya, 8. Ayan, so, ito yung ating front sheet, mga master. Tapos, kukunin natin yung back, mga master. Ayan siya, ito yung back. Sa kanyang shoulder, sukatan kasi natin to. Mula dito, ayan, down, mula dito, down tayo ng 2 inches, mga master. Ganyan, 2 inches. Mula dito yun, ha, mula dito, down tayo ng 2 inches. Tapos, sukatan natin itong back, mga master, sa shoulder. Ayan siya, ito siya. Ilan to? Mula dito sa, dito. So, nasa almost 5 3/4. So, dito, gagawin natin ito ng nasa almost 5 1/2. So, ito siya. Ayan. So, ngayon, ito naman yung i-ano natin, i-connect dito. Ayan siya. So ngayon, i-connect natin itong process nito pag ganyan mga master. Pero sorry, magkamali ako, dapat pala dito yung banda kasi ito pala siya. Ito sa gitna, so dito sa banda. Ayan, kasi ito kasi yung gitna mga master, ayan sa. Ito kasi yung hatiin natin, gitna, tapos hatiin natin sa gitna. Ayan, hindi kaya mga dito. So nagkamali ako, no. So dito siya. Mula dito, ito pasok ako dito ng 1/2. Mula dito, 1/2 or 3. So ito siya, 8. 8 siya. So, ito naman i-cover natin yung mga master pag ganyan at pag ganyan. Ayan siya, ganyan. So, ganyan siya. Ito siya. Ito. Medyo pasok siya, no? Ganyan. Ayan siya. Ito yung ating front sheet na 8. Ayan siya. Sana yung ating measurement. Front sheet, 16. So, dito siya. Wala sa sagot ito tumawa sa ito kasi yung fold na, ito kasi yung button, ayan. So 1/2 ito siya. Ganyan. Ayan. So ito siya. Tapos magkatayo dito ng 1/2 para sa suring allowance, ganyan. Ayan siya. Tapos dito, mula naman dito mga master, katay lang tayo dito ng at least mga 1/2 hanggang 1 1/2 pang master. Mula dito sa taas ito 1/2 hanggang 1 1/2. Ito na may magiging packet naman natin sa breast pocket. Ayan siya. So iguhit ko na lang. No? Kahit mag-akit na lang po ito ng 1 inch na lang. 1 inch. Kasi ito yung ginawa kong standard eh. 1 inch. Or i-ano ko lang. Islanted ko na lang pala mga master. No? Sa parang sa ano lang. Sa tawag ito. Sa coat na lang. Ayan. Tapos. Ang usually dito mga master. No? Nasa 1 inch ito mga master. Eh, kasi may ano pa ito. May pangalan pa ito ng doktor. No? Kung sino man yung pangalan niya. So ito, lagyan natin 4 1. So ito siya. Ito yung ating breast pocket. Ayan siya. Ayan. So dito, dito sa regular coat kasi ginagawa ko dito, dito 1/2, tapos dito naman nasa 1 inch lang yan siya. Ayan siya. Medyo napasubra ko pa ngayon, napataas ko pa ngayon. Pero okay lang din naman yan mga master, no? So, ayan yung front part natin mga master, tingnan natin. So, ayan siya, ang ating front parts. Ayan. Tapos ngayon, susukatin natin itong armhole kasi hindi pa natin nasukat eh. So, usual kasi itong mga master, itong armhole na to, mayroon na talaga itong placing. Halimbawa, kung ang measurement pala, no, kung measurement, pero kung halimbawa sizes talaga, sukatin natin na dapat tama tayo sa 21. So, ganito. Ayan ba yung, ilan ba yung armhole natin? So, dito tayo magsukat pa ganyan.
Dapat po natin itong 2021. Di kaya pag umakyat o kumulang o di kaya bumaba, ito medyo sumubra sa ng anong mga master ha, ng 1/2. Pero sa 1/2 po, kailan naman yan, pwede ka umakyat ito ng 1/4. Pero yung ganyan, pwede na isang kasana lang yan mababawi mga master, no? So ito okay yung ating armhole. So, ayan, ito yung ating press pocket at yung pocket sa harap. Tapos, mayroon pa tayo isang ilalagay mga master na pocket. Baka makalimutan nyo. Mula dito mga master, ito sa side na ito. Ayan, sa side na yan, side. Kaya itong gusto na ito, hindi tayo pwedeng pumasok dito sa bandang likod eh. Ayan. Ito, mula naman dito, depende na sa inyo, no? Kung saan kayo maglagay ng bandang bulsa opening. Meron yung opening dito sa side mga master. Opening yan siya. Para yan makapasok yung bulsa doon naman sa pocket naman sa pantalon naman ng doktor. Ito siya. Dito sa pantalon niya para doon sa loob mismo ng kanyang damit. Pwede ka dito bumaba ng 1 inch hanggang kahit mga 2 na po, pwede pa nga eh. Tapos ang sukat niya nasa mga para pocket niya sa mga nasa 6 inches din sa mga mas kaya 7 pa nga yung iba eh. Ayan. Mula dito 1 inch kaya o, mula dito doon ka ng 1/2 okay lang din yan siya. Ay sorry 1/2 pwede kaya 1 inch pwede kaya mula hanggang dito yan siya sa 2 1/2. Ayan siya. Ito yung opening naman ng pocket para naman doon sa ilan ito? 7 o kahit mga 6 nga lang o 6 naman na pwede yan siya eh. Para yun doon sa bulsa ng pantalon naman ng doktor. Hindi kaya na makakandukot sila doon sa loob kasi hindi kasi nila ito mabubuklat itong laylayan mga master eh, para lang magdukot sila sa bulsa ng kanilang pantalon eh. So kailangan ito may open eh para doon sa kanilang bulsa ng pantalon makakapasok sila. So, ito po yung purpose mga master. Bakit po kailangan natin butasan ito? Opening po ito, no? Bukas po ito. So, ayan siya mga master kung paano gumawa ng pattern ng front naman. Tapos, mayroon tayong gagawin na piecing mga master doon sa mandang likod ka para pagbalik sa lapel. Mula naman dito, pasok tayo ng 1 inch. Ito yung naman yung ilalayan natin pa ganyan mga master. Ito yung naman yung piecing mga master, no? Piecing. Kumisan, yung iba naman ito may lining, full lining. So, pero ito pa rin yung paggawa niyan. Idiretso lang natin siya, no? So, ayan siya. So, ayan ang ating pattern ng ating front. So, gupitin natin mga master, no? Ito, meron tayong sewing allowance dito sa fold allowance sa laylayan. Ayan. Tapos dito naman sa side, magdagdag tayo ng sewing allowance na 1 inch. Ayan. Ako dito 1/2. Ayan. Dito naman 1/2 na sewing allowance. Dito, mamaya, dudugtungan ko pala yan kung paano naman gumawa ng collar para alam nyo na rin kung paano gumawa ng collar. Labasin ko lang to, no? Ayan. Ako dito 1/2 para sa sewing allowance. Tapos ito, sa ating lapel, hindi ko ito nalagyan ng allowance mga master, no? Ayan. Ito, ano ko lang, no? So dito sa lapel, ayan, pwede nyo yung hatiin ng ito mga master mula dito hanggang dito, hatiin nyo lang yan, pwede yan siya. Hanggo ito, 3 inches, pwede itong 1 1/2, pwede rin ang standard ko kasi mga master is 1 1/4 eh. Pero pwede rin ganyan, tapos iganyan nyo lang. Kasi nuts, pwede rin nuts lapel, kaya semi-nuts. Ganyan. Tapos ito, ipaganyan yan siya sa collar. Ito siya. Ayan. Kaya kung nilagay ng allowance, para makita natin yung kabuuan naman para sa lapel naman. Ayan. So ito mga master, pag gupitin nyo ito, pag ganyan kasi yan siya, so gupitin ko na lang pala itong collar para makuha natin. No? Ito naka-round, ganyan. Ayan. Ayan siya. Ito yung front mga master, no? Front yan. Ito yung front, ayan siya. Finish na ito mga master, finish na ito. Magdagdag na lagi dito ng sewing allowance ng 1/2 mga master, 1/2. Kung ano yung sewing allowance dito na 1/2, ayan, nagdagdag ako ng 1/2. Dito, magdagdag din kayo ng sewing allowance dito ng 1/2, ayan siya, ito. Sa side, add 1/2. Add or plus 1/2. Ayan siya, para sa sewing yan, para sa sewing, ayan dito. Tapos dito sa collar, tuturo ko naman sa inyo kung paano naman gumawa ng pattern ng collar para isang video na lang ako mga master. So ito, i-bend na lang natin. Ayan. Sudaganan ko lang ng gunting, no?
Ayan. So, paano gumawa ng pattern ng collar? Ganito lang siya. Ito, ilalain lang natin ito diretso, ganyan. Mula dito, diretso lang natin pa ganyan. Ayan. So, ito, ganoon din. Ayan siya. At ito, ayan, ito yung gitna natin kanina. Ito yung gupitin natin. Ay, sorry, gupitin. Guhitan. Ayan. Tapos ito, guhitan din natin ito mga master. No? Guhitin din natin ito, guhit. Ayan siya. Tapos kung ano yung sukat natin dito, yun yung maging sukat natin dito na ito ay 1 and 1 knot. So ito 1 and 1 knot bagun din natin dito. Ayan. Tapos, mula dito mga master, ito, itong line na ito. Ayan. Ito kasi yung finish kasi ito yung swing allowance. Eh. Ito, ito siya. Sukatin naman natin itong back parts mga master. Ito siya. Itong back parts. Ayan. Ito yung neckline sa back parts. Mula dito hanggang dito, sukatin natin ito. Ilan ba ito? 3 3/4. So, mula dito, sukatin ng 3 3/4. Ayan siya, 3 3/4. Ayan. Tapos, ito yung 1 inch. Ilalay natin yung pa ganyan, pa vertical. Ayan, pa eskwalado. Tapos dito, ito 1 inch. Ito naman, 1 1/4 hanggang 1 1/2 yun sa mga master. Mung iba, umabot pa nga ng 1 3/4 eh, ganyan. O kaya pa nga 1 1/2 nila, 1 1/2, e, ganyan natin. Ito naman yung i-curve natin pa ganyan ng master, no, para sa collar naman. Ayan siya. Ito yung collar naman, didiretso yan doon sa kabila naman, and idulog to naman sa kabilang lapel naman. Ayan siya. So, gupitin ko lang, no, para, tawag ito, finish na ito mga master, no, finish na, kami nalang maglagay din ng alawas, gupitin ko na lang, ha. So, ikon ko lang itong line na ito. Nakaraon din yun siya eh. Ayan siya. Gupitin ko lang. Maglalagay lang kayo nito ng alaw kasi finish pattern na ito mga master ginawa ko. So ito siya mga master. Pag ilugtong natin yan sa ganyan. Ganyan yan siya. Pati doon sa kabila. Pag sa kabilang parts naman ng front. So, ayun, sa kung paano gumawa ng pattern ng mga master ng doctor's uniform or kaya doctor laboratory suit coat. So, ito siya. Ito yung collar. Ito yung front parts. Ito may opening dyan dito. Ito naman yung back parts. Ayun, sa likod na nagupit dito. Ito, mga master, ito yung slit ng sa likod mga master, no? Center vent, ito kung tawag yan. Kaya slit. Back slit. Ayun siya. So, sa sleeve naman mga master, kung paano naman gumawa ng pattern ng sleeve mga master, i-click nyo na yung aking videos mga master, tapos hanapin nyo lang doon yun, i-scroll nyo na mga master, hanapin nyo lang doon yun kung paano naman gumawa ng pattern ng sleeve ng coat mga master, kasi nandun na yung mga master kung paano gumawa ng pattern ng sleeve ng coat mga master. So, kasi isa lang naman ang procedure naman ito mga master kung paano gawin yung pattern eh. So, ayun po mga master, hanggang dito na po aking video mga master, marami pong salamat sa inyong panonood. At please like, share, comment, and subscribe rin mga master. At God bless po sa ating lahat.